ating sisimula ang pelikula sa isang high-technology na laboratorio na tinatawag na Crane Systems. Ang isa sa kanilang mga scientist ay nagbibigay ng isang presentasyon tungkol sa isang bagong teknolohiya na sila ay nakagawa ng isang robot na napaka-epektibo habang sila ay kasingtapat ng isang aso. Ang asong ito ay tinatawag na AXL o AXL o Attack Exploration and Logistics. Ang kumpanya ay balak na gamitin ang AXL upang protektahan ang mga sundalo sa larangan ng digmaan at labanan ang kanilang mga kaaway. Samantala, isang motor cross racer na nagngangalang Miles Hill ay nakikilahok sa isang karera ngunit ang kanyang kadena ng motor ay naputol kaya siya ay natalo sa unang hanay. Lumapit ang tatay ni Miles kasama siya sa kabilang kalahok ng karera upang humingi ng dagdag na kadena at babayaran na lang nila ito sa paglaon. Ang kalahok ng karera na ito ay si Sam na nanalo sa unang hanay ay sinubukang ibigay sa kanila ang kadena ngunit ang kanyang ama ay napakasungit at hindi ito pumayag na ibigay sa kanila. Si Miles at si Chuck ay malungkot na bumalik sa kanilang pwesto at nakaupo, ngunit isang batang babae na nagngangalang Sarah ay ninakaw ang kadena at ibinigay ito sa mag-ama. Mabilis nilang naiset up ang bike at naghanda para sa susunod na karera at nakahabol pa dito si Miles. Nagsisimula ang karera at lahat ay nagmamaneho ng may maraming kasanayan, samantala si Sam ang nangunguna sa karerang ito habang si Miles ay nakasunod sa kanyang likuran, ngunit hindi nagtagal na gawa ni Miles na mangunguna kay Sam at nanalo ito. Galit na galit ang ama ni Sam dahil sa pagkatalo ng anak, at bago umalis ang binata kasama si Sarah, binati niya si Miles sa pagkapanalo nito at inimbitahan sa bahay nito sa gabi para sa party. Tinanggihan ni Miles ang alok ngunit sinabi sa kanya ni Chuck na dapat pumunta si Miles sa party para madagdagan ang kanyang mga koneksyon. Samantala sa Crane System Technology, nagulat si Andrek na natagpuan si Randall na nagpanik dahil nakatakas ang isang asong robot. Agad na pinakawala ng isang pangkat ng mga drones para sa paghahanap at maibalik si AXL sa laboratorio, samantala ang AXL na aso ay makikita malapit sa lungsod. Sa parehong gabi, dahil sa paghikayat ni Chuck sa anak, pumunta si Miles sa party ni Sam. Hindi nagustuhan ni Miles ang kalukuhang paggamit ni Sam ng blowtorch upang sunugin ang sirang sasakyan habang ang ibang mga lalaki ay nagre-record sa kalukuhan. Pumalik siya sa loob ng bahay at natagpuan ang maraming mamahaling motor sa garahe. Dumating si Sarah at nagkwentuhan ang dalawa at dito nalaman ni Miles na si Sarah ay anak ng katulong nila ni Sam, at mamaya pa ay dumating din si Sam na halatang nagseselos sa dalawang nagkukwentuhan. Pag-uwi ng binata nagkwento ito sa ama tungkol sa mga nakita niya sa garahe ni Sam at sinabing kung sa kanya ang mga gamit na yon ay marahil isa na siyang national champion ngayon. Samantala sa Crane Systems nagkaroon ng isang conference call si Andrek kay Captain Weber at hiniling nitong makita ang development ni AXL sa lalong madaling panahon dahil matagal na silang naghihintay at malaki na ang ginastos ng gobyerno sa project na AXL ngunit wala pa silang nakita dito. Dahil dito, pagkatapos mag-usap ng dalawa nagpadala si Andrek ng mas maraming drones para mabilis na matagpuan si AXL. Kinabukasan nag-imbita si Sam kay Miles na sumama sa kanila sa isang abandonadong ranzo sa gitna ng mga burol para sa pag-insayo. Ngunit dahil may galit na si Sam sa binata dahil palagi siyang nauungusan sa lahat ng bagay, sinabutahin niya ang motor ni Miles at pinasukan ng mga kasama nito ng soft drink ang tangke. Sa pangalawang pag-ikot ni Miles huminto ang motor sa Eri dahilan na nagkaroon ng isang kakilakilabot na pag-crash, habang kinukunan nila ito ng video para mapahiya si Miles at pagkatapos na nangyari iniwanan nila ang binata na nag-iisa sa lugar. Habang nililinis at pinapaandar niya ang kanyang motor bigla siyang nakarinig ng tunog mula sa isang abandonadong container kaya pumunta siya doon para tingnan. Biglang lumabas si AXL mula rito kaya labis siyang natakot at tumakbo. Kinuha niya ang kanyang motor at nagmaneho palayo ngunit sinusundan pa din siya ng robot na aso. Dahil magaling magmaneho si Miles nahihirapan siyang manghuli ni AXL hanggang sa nadisgrasya ang asong robot at natusok ng bakal na dahilang nasira ang mga wiring nito, kaya inumpisahan ni AXL ang countdown ng self-destruct dahil nakaprogram na ito sa kanya kapag nahuli siya. Ngunit ilang sandali lang ay tinulungan siya ni Miles na matanggal ang bakal sa kanyang katawan. Nahawakan niya si AXL kaya kumonekta ito sa kanya at nalaman ng robot na hindi banta si Miles sa kanya kaya itinigil niya ang countdown ng self-destruct at kinikilala ang binata bilang admin nito. Ikinonekta ni AXL ang kanyang sarili sa telepono ni Miles at ipinadala ang manual para sa pag-repair sa kanya at dito na siya inumpisahang ayusin ni Miles. Kinabukasan habang pinapanood ni Sam at ng ibang mga lalaki ang nakuha ng video ni Miles habang nagtatawanan, nag-ambala sila nang pumasok si Sarah. Iniling ng dalaga na malaman kung nasaan si Miles at galit ito sa binata kaya wala nang pagpipilian si Sam kundi ang ibigay ang lokasyon nito sa dalaga. Samantala si Miles ay gumagamit ng kanyang sariling motor parts para ayusin si AXL tapos nilagyan niya ng gasolina ang robot. Pagkatapos tinanggal niya ang nakabalot sa muso ni AXL at nagulat ito sa nakita sa loob ng bunganga ng robot. Nang matapos itong tanggalin ng binata, si AXL na parang may buhay ay nagyayang makipaglaro sa kanya.
Dahil nasa labas si Axel, natagpuan ito ng drone kaya nakikita sila ni Andrek at Randall sa Crane Systems at namangha si Andrek dahil ito ang kauna-unahang umamo ni Axel sa isang tao. Balak i-shutdown ni Randall si Axel dahil nag-alala itong masaktan ng binata ngunit pinigilan siya ni Andrek at dinalak na si Miles ang kanilang isusunod na subject. Pagkatapos maglaro ng dalawa, napagod si Miles at nakatulog, ngunit ilang saglit pa dumating na si Sarah at napansin ito ni Axel kaya sinugod niya ito agad at mabuti na lang nagising si Miles sa ingay at inawat si Axel. Kampante si Miles na ipinakilala si Sarah sa kanya at galing sa pulang mata ni Axel naging blue na ito na nagpapakitang hindi banta ang dalaga sa kanya at kinikilala na niya ito. Nanatili sila sa gabi at nagmungkahi si Sarah na kailangang maibalik si Axel sa may-ari nito ngunit hindi sumang-ayon si Miles dahil nakita niya ang mga butas ng bala sa katawan ni Axel at sigurado siyang inaabuso ito kung sino man ang nagmamay-ari sa kanya. Sa sandaling iyon nagpatugtog si Axel ng isang musika at lumikha ng disco lights galing sa kanya at masayang sumasayaw ang dalawa habang ina-analyze ni Axel ang mga galaw ng katawan nila. Samantala nagmungkahi si Randall na halatang mahirap ang dalawang bata at pwede nila itong bigyan na lang ng pabuya at pagkatapos bawiin si Axel. Ngunit si Andrek bilang isang magaling na scientist, napansin niyang sobrang sopistikado ng ginawa niyang robot dahil sa pakikipag-ugnayan nito sa mga tao na lagpas sa kanyang inaasahan kaya patuloy lang siyang nagmamasid sa kanila habang pinag-aralan at wala pa siyang balak na itigil ito. Ang sumunod na araw dinala ni Miles at Sarah si Axel pabalik sa kanila sa pamamagitan ng pagtakip sa kanya ng isang kumot at huminto sila sa isang gasolinahan para mag-refuel. Pagkatapos hinack ni Axel ang system ng makina para sa bayad ng gas at hindi pa ito sapat nag-hack din siya ng ATM machine para bigyan ng pera ang bago niyang amo. Kinuha nila ito at pagkatapos nagmamadaling tumakbo palayo. Sa kabilang banda tinanong ni Joanna na nanay ni Sarah si Sam kung nasaan ang anak kaya pinapakita ni Sam kung paano i-track ang lokasyon gamit ang phone ni Sarah. Samantalang si Sarah, Miles at si Axel ay nasa isang abandonadong bahay kung saan si Sarah ay nag-graffiti habang pinapanood ni Axel at sinusubaybayan ang lahat ng mga disenyo at mga galaw ng kamay at katawan ni Sarah. Hindi nagtagal ginaya ni Axel ang pattern nito at pagkatapos nagpakita ng presentation sa pamamagitan ng Crane Systems. Napagtanto ni Sarah at ni Miles na si Axel ay idinisenyo upang lumaban sa larangan ng digmaan at pumatay ng mga tao. Pagkatapos ay naglabas si Axel ng isang biometric device galing sa kanya at kinuha ito ni Miles at pinindot kaagad kahit nagmungkahi si Sarah na huwag gawin, kaya ngayon ay magkapares na si Miles at Axel ng permanente. Si Andrek at Randall ay nakita ang kaganapan kaya nag-freaks out si Randall at sinasabi na ngayon ay umaasa na lang sila kay Miles dahil wala na silang control kay Axel at tanging si Miles na lang ang may control sa robot. Ilang sandali pa ay paparating si Sam sa kinalagyan ng tatlo kaya hinarap ito ni Sarah mag-isa. Ngunit kumilos si Sam nang walang habas kaya lumabas si Miles para ipagtanggol si Sarah at dito na naging agresibo si Sam kay Miles dahilan na sumugod si Axel. Sumigaw si Sarah na huwag saktan si Sam ngunit hinayaan lang ni Miles si Axel dahil galit siya sa kayabangan ni Sam, ngunit na maglaon inutusan ni Miles si Axel na huminto at huwag nang saktan si Sam sa hinaharap. Pagkatapos pinalayas niya ang mayabang na binata habang naiihi si Sam sa takot na nagmamadaling umalis. Samantala natuwa si Andrek sa nakita na sinunod ni Axel ang lahat ng utos ni Miles sa kanya. Ngunit si Randall ay nag-alala at paano kung uutusan ni Miles si Axel na pumatay ng tao ngunit walang pakialam si Andrek dito dahil dinsign niya si Axel para pumatay ng kalaban. Samantala nagalit si Sarah sa ginawa ni Miles dahil katulong ang nanay niya sa pamilya ni Sam at pagmamay-ari sila nito kaya humingi ng paumanhin si Miles sa kanya. Umalis ang dalawa para makipagkita sa ama ni Axel na si Chuck dahil mas marami itong alam sa kanya at iniwan nila si Axel. Nagmungkahi si Chuck na kailangan nilang ibalik si Axel sa may-ari nitong ngunit tumanggi si Miles dahil nakita niya ang pang-abuso na ginawa nila sa robot. Habang nag-uusap ang mag-ama sa kasamaang palad, si Sam bilang isang Sam, bumalik sa lugar kasama ang mga kaibigan at balak saktan si Axel. Alam niya na inutusan ni Miles ang robot na huwag siyang saktan sa hinaharap kaya naging kampante ito at sinunog niya si Axel sa pamamagitan ng flamethrower. Samantala ang dalawang scientist napasigaw na lang sa galit sa nangyari dahil wala rin silang magawa upang matulungan nila si Axel dahil wala na sila sa system ng robot matapos siyang makipagpares kay Miles. Habang nag-uusap si Miles at ang ama nito natanggap ni Sarah ang ipinadalang live feeds ni Axel sa kanyang telepono, kaya nagmamadaling umalis ang dalawa at nakalimutang dalhin ni Miles ang biometric device ni Axel. Tumating sila sa lugar ngunit naabutan nila si Axel na sunog na at nawasak kaya mabilis nila itong isinakay sa sasakyan. May malay pa si Axel at nakapagpadala pa ito ng koordinat sa telepono ng mga bata kaya nagmamadaling nag-drive ang dalawa at sinundan ang mapa. Tumating sila sa isang 3D printing station at pumasok si Axel sa system upang malaman ng dalawa ang dapat nilang gawin sa kanya.
Sa kabilang banda, isang ahente ng gobyerno ay pumasok sa bahay ni Chuck at ipinakita niya ang isang baril sa kanya at nagtanong tungkol sa anak niyang si Miles at sa biometric device na hawak ng binata. Nakita ito ni Chuck na naiwan ni Miles sa ibabaw ng mesa kaya itinuro niya ang lalaki sa garahe at pagkatapos itinago ang device at sinugod ang lalaki sa garahe na tinutukan ng crossbow at pagkatapos itinali. Samantala, napansin ni Randall na wala na sa control si Andrek kaya lihim itong nagpadala ng email kay Captain Weber ng military. Samantala, sa 3D printing station, inaayos na nila ang katawan at mga wiring ni Axel at pagkatapos nagpakita ito ng mensahe na naayos na ang hardware at mag-aabang na lang sila ng ilang oras upang may reboot ang system ng asong robot. Dahil sa ginawang pag-reboot ni Axel, nalaman kaagad ito ni Andrek at natagpuan ang kanilang lokasyon kaya nagpadala siya kaagad ng tao para sunduin ang robot at dalhin sa kanya. Nakapagtago si Miles at Sarah na hindi napansin ng mga tauhan ni Andrek samantalang si Axel ay malapit nang matapos mag-reboot. Bago pa ito nalagyan ng busal sa bunganga, nagising na ang aso at itinapon ng ahente sa malayo. Napatumba ni Axel lahat ng kalaban at nung tinawag ito ni Miles, si Sam lang ang nakarehistro sa kanya kaya tumakbo ito para hanapin ang nang-aabuso sa kanya. Nakita ni Sarah sa computer na ang nakarehistro kay Axel ay si Sam kaya nagmamadali ang dalawa na sinundan ito. May ginaganap na malaking caravan festival na may bonfire party si Sam at dumating si Axel doon. Nakita siya ng ibang kabataan na nandoon kaya nagpanik at nagtakbuhan ang lahat at naiwan na nagtatago si Sam. Dumating si Miles at Sarah at nakita nila si Sam at Axel na naghaharap habang hawak ni Sam ang flamethrower ngunit dinagtagal na ubos ang gas nito. Bago panalapitan ni Axel si Sam, dumating ang maraming drones at inatake si Axel ng electric shock dahil lang natomba ang aso at nawala ng malay. Dumating na din ang maraming tauhan ni Andrek at kinuha ang dalawang bata habang si Sam ay malayo na ang narating sa kakatakbo habang naiihi sa pantalon nito. Nagising ang dalawa sa loob ng laboratorio ng Crane Systems pagkatapos hinanap ni Andrek ang biometric device kay Miles. Nagtatalo ang dalawa dahil ayaw ibigay ni Miles ang device dahil alam niyang gagamitin nila si Axel sa hindi mabuting pamamaraan, ngunit si Andrek ay determinadong kunin ito kaya ipinasok niya si Sarah sa isang laser cage. Kapag lumabas si Sarah galing dito, papatayin siya ni Axel dahil sa pagkakataong ito pansamantala pa niyang nakokontrol ang robot. Dahil matalino si Sarah, naalala niya ang ginawa ni Axel na ginaya siya nitong gumawa ng graffiti art. Ginawa ni Sarah ang parehong galaw at nakilala ito ni Axel pagkatapos nagsagawa ang robot ng pag-override sa system niya at nagising. Tumakbo palabas si Andrek at Randall sa takot ngunit dahil nakipag-ugnayan na si Randall sa kapitan, dumating ito at hinuli si Andrek. Naglabas ng mensahe ang militar para sa tatlo na sumuko ngunit bumili ng oras si Sarah para makatakas ang dalawa at matagumpay na tumakbo ito palayo. Mabilis na lumayo ang dalawa ngunit sinundan sila ng helicopter at mga drones sa likuran hanggang sa wala nang matatakbuhan ang dalawa at nahulog sa bangin. Nasira ang motor ni Miles at nabali ang kamay nito kaya inutusan niya si Axel na tumakbo at iligtas ang sarili. Kahit nasa pangunahing protocol ni Axel ang protektahan ng kanyang admin, sinunod pa din niya ang utos ni Miles at tumakbo palayo. Habang tumatakbo ang robot, dahan-dahan niyang inilipat ang lahat ng files niya at itinago ito sa cloud storage na walang nakakaalam at pagkatapos binura ang mga files niya sa system ng Crane Systems. Nahuli siya ng mga drone at doon na siya nag-umpisa sa countdown ng self-destruct habang lumingon siya kay Miles at tumingin ng buong pagmamahal sa kanyang admin sa huling pagkakataon at ganun din si Miles at ilang saglit lang sumabog na ang robot. Lumipas ang 6 na linggo, inakusahan ni Captain Weber si Andrek na naglabas ng mga code ni Axel sa dark web dahil nalaman nilang dahan-dahan itong kumikilos at nag-umpisa ng mabuo. Napagtanto ni Andrek na hinahanap nito ang kanyang admin kaya kinuha siya muli ni Weber para mapigilan ang pagkabuo ng code ni Axel dahil kung magkataong mahanap nito si Miles kasama ang biometric nito, maging huli na ang lahat. Ibinunyag din ni Weber na lahat ng mga saksi ay binayaran nila para tumahimik at pati ang dalawang batang si Miles at Sarah ay binigyan nila ng scholarship sa kolehiyo para palagi nilang masubaybayan ang mga kilos ng dalawa. Samantala, ang dalawang bata ay nagpapaalam na kay Chuck para sa pag-umpisa ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo dala ang bago nilang alagang aso. Ang huling tagpo habang walang pasok ang dalawa at nagpapalipas sila ng oras sa dalampasigan kasama ang kanilang aso habang hawak ni Miles ang isang robotic na aklat. Ilang saglit lang ibinigay ni Sarah sa binata ang isang parcel na galing sa ama nitong si Chuck. Binuksan nito ni Miles at nakita ang biometric device ni Axel at sa walang pag-alin lang ang pinindot kaagad ito ni Miles at dito na nabuo ang code ni Axel. Natapos ang pelikula na magsalita si Axel gamit ang mga telepono nila at sa dala nilang speaker. Ngayong nabuo na ang code nito, katawan na lang ang kinakailangan nila para tuluyang makabalik sa kanila ang mahal nilang asong robot na si Axel.